Balita sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo at gusto ko magpasalamat ng gusto sa inyong lahat na sumusuporta sa akin dahil in 2 months history ng aking paggawa ng YouTube, we just reached 1,000 plus subscribers! Hindi ko alam. Sobrang pa rin ako mumulutang. Kasi sobrang grateful talaga ako sa inyo. Sobrang happy. Sobrang nagpapasalamat sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy na nanonood, sa mga nagbibigay ng magandang feedback, ng magandang comment, and sa lahat na nakaka-appreciate ng aking ginagawa, ng aking effort, at sa lahat ng mga bago kong naging kaibigan at nakilala dito sa YouTube industry na to, ang dami po talaga naging pagbabago mula nang ako ay pumasok as a vlogger dito sa YouTube. Kaya naman, yan ang gusto kong i-share sa inyo for today bilang pasasalamat. And since feeling ko parang close na tayo time, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko within 2 months before ko na-reach ang 1,000 subscribers. Bago natin gawin yan, I just wanna grab my coffee para mas maganda ang ating sabay. So, ikaw, grab your coffee too kasi magandang chikahan ang gagawin natin for today! Natin kung paano ako nag-start dito sa YouTube. Okay? Actually, tagal na talaga, medyo bago, mga 6-7 years ago pa lang, marami na talaga sa akin nagsasabi na, oh, Queen, bakit di ka mag-YouTube? Bakit di mo dun i-share yung mga cardigan mo, yung mga fashion mo? Hindi naman ako talaga yung professional na fashionista, pero mahilig talaga ako sa fashion, mahilig ako sa mga minsan, dati ang tawag talaga niyan sa akin, kikay, gano'n. Siguro mahilig talaga ako sa pagiging mga girly-girly thing, mga ganyan. Sa mga skincare, sa ano, alam mo yung, hindi ko alam kung vain or ano ba ang tawag dyan. Pero basta, I just love to make myself extraordinary to my natural self. Ano ba? Hindi ko alam. Basta, I admit na gusto ko siyang itry, gusto ko siyang gawin. Kaya lang, every time I try, natatawa ako sa sarili ko kapag nagsasalita ako mag-isa sa camera. Alam mo yung feeling na parang, ano ba yan? Parang ang awkward naman. Tapos parang syunga-syunga. Parang syunga-syunga ako naman, nagsasalita ako sa harap ng camera. Umpisa pa lang. Nag-stop na lang ako kasi ano ba yan? Parang hindi ko talaga siya kaya. Hirap mag-commit, ganun. Tsaka parang nahihiya talaga ako. Marami rin akong iniisip. Iniisip ko na, ano ba yan? Dami makakakita sa akin. Tapos, may manonood ba sa akin kung sakali talaga na i-career ko talaga na magpaka-YouTube? Yung mindset ko sa YouTube, ano, medyo negative siya kasi nga, natatakot ako for exposure. Paano ko nag-start ng YouTube? When did I start my YouTube? Ano nag-encourage sa akin para mag-YouTube? Wait lang. Time, yung kapatid ko, yung nag-iisa naming kapatid na lalaki, siya yung kauna-una na nag-vlogger, YouTube vlogger sa pamilya. Guys, my name is Chino Getio. I'm a part-time magician, a boxing hobbyist, and I am a born-again Christian believer of Christ. And I am inviting you to please subscribe on my YouTube channel. Thank you, guys.
in-encourage niya ako, ate, bakit kasi hindi ka mag-YouTube? Ganito, ganyan. Tapos yun nga, sabi ko, ano ba yan? Kasi nahihiya ako marap sa camera. Tapos siya yung nag-inspire sa akin na, hindi, kaya mo yan, ganito, ganyan. Ang dami na sa akin mga tinuro about sa pag-vlog. Sarap yung part na siya talaga yung nagsasabi na naniniwala siya na kaya ko, naniniwala siya na kung kapag daw pinasok ko ito, alam niya daw na kahit paano may mararating. Yes, we claim it in Jesus name. Ayun, tapos yun, sabi niya, kaya mag-start ka na, ganito, ganyan. Tapos until na naging seryoso na siya, seryoso na yung usapan, tapos parang hindi na niya ako pinatakas, ang dami na niyang tinuro niya paano mag-thumbnail, tinuro niya na ganito, tapos hiningan niya ako ng picture, tapos binagawa niya talaga ako ng intro. So guys, welcome back sa aking YouTube channel. Once again, ako nga pala si Chino. Ay, parang may mali. Chino Stardal Queen. Ay, mali. Ilalagay ko yung YouTube channel ng kapatid ko, eto. Ilalagay ko sa baba yung link. Matutuwa kayo, panoorin niyo yung kanyang vlog kasi siya yung dati na sumali sa Eat Bulaga at saka sumali na rin siya sa Talentadong Pinoy noon kay Ryan Abuncila sa Channel 5 yata. Siya yung nagma-magic tricks. So parang yung vlog niya, yung channel niya is all about ano, yung mga magic tricks, papakita niya sa inyo. So it's very entertaining talaga. So kung ano, i-check nyo, ilalagay ko yung link sa baba yung channel ng kapatid ko. Paki-check nyo at saka paki-subscribe na rin kasi I'm sure talaga na nai-enjoy nyo yung channel niya. Gusto kong kulayan yung buhok ko kasi ayun, masyadong ano na siya. Bumaba na yung kulay nito. So yun, sabi ko, since ang gusto ko talaga na maging content is about beauty and fashion, tsaka yun kasi yung ano ko, yung passion ko eh. Di tama, sabi ko, bumili ako ng ano, nung pangkulay nga, tapos di ginawa ko siya. And then, naalala ko yun, habang nagsalita ako sa camera, makikita nyo doon na talagang awkward pa talaga ako, hindi ako makangiti, hindi ako masyadong makachika, paisa-isa lang yung salita ko, tapos ganito siya, ganyan. Ay, hindi talaga, hindi ko naka-hype. Pero sobrang effort talaga yung ginawa ko doon. Sobrang talagang pinaglabanan kong lahat, yung aking fear sa ano, yung kasyong-kasyong nga, nagsalita ako, mag-isa dyan sa camera. Tapos time pa, lagi akong bilang, may sasabihin ako sa camera, tapos sabihin ko na yung ganyan. Tapos, nung in-edit ko na, pinakita sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, tapos, nag-subscribe ako sa mga friend ko. Yung nakakatuwa lang na yung pinanood nila, tapos, sabi nila na ayun yung andun yung support nila na, gawa ka pa, ate, gawa ka pa, ganito, ganyan. Okay naman, kaya mo naman. Yung parang ang daming nag-encourage sa akin, tsaka parang ang daming naramdaman ko talaga yung support ng mga taong nagmamahal sa akin that time. Kasi syempre, ang una mo talaga magiging subscriber, syempre, mga family mo, friends, hindi naman talaga automatically pag-upload mo, makikita agad yan talaga sa YouTube ng maraming tao, di ba? Pero yung mga feedback galing sa kanila, yun talaga nag-inspire sa akin para sundan ko ng sundan. Hanggang sa yun, nasundan na nga siya. Kung mapapansin niyo, first three videos, hindi pa rin talaga ako ganun ka, wala talaga pa rin yung confidence. Pero talaga nag-e-effort. Yun naman sabi ko talaga, nag-e-effort talaga ako. So, ano naman yung mahirap na part? Yan na. So, dyan ko na-realize na hindi pala ganun kadali ang pag-upload ng video. Para sa sarili ko kasi, ano, masyado ko kinukompetensya palagi yung sarili ko. Parang, if I commit to something, I always want to give the best. So, yung part na gusto ko yung video ko, hindi siya ganun ka-boring and yung parang may mga spice mga ganon. Tapos parang medyo maganda siya sa paningin ba. Although yun nga, hindi naman kasi ako professional. Lalo na, ayan, nag-aaral pa rin sa mga editing. Pero yun. Gusto ko talagang ibigay yung the best. So, dun sa part na editing, pag-i-edit, yan dyan talaga ako nahihirapan. Or, yun, hindi naman totally na nahihirapan na ang hirap-hirap gawin. No, hindi naman ganon. To the part na it needs time. Talagang kailangan na mag-commit ka ng time para maibigay mo yung the best sa pag-edit. Kailangan talaga na natutukan mo siya. Imaginin mo, sa video na yan, syempre ikakat mo yung mga part na hindi naman kailangan. Tapos, kailangan malagyan mo ng mga minsan, lalagyan mo ng mga subtitles or caption or mga kung ano-ano.
So marami kang ano gagawin talaga na minsan inaabot ako ng 2 to 3 days. May time na ganoon na ako ng 3 days para hindi na ako matapos. Tapos gusto kong matulog, hindi ako makatulog kasi naiisip ko gusto ko na siyang gawin, mga ganyan. So doon talaga sa editing part, medyo doon kailangan mo talaga mag-commit ng focus. Tapos yung isa pa, napansin ko na medyo ano yung pag-iisip ng content or paggawa ng content na naisip mo. Actually, kung sa content lang, marami akong naiisip na gawin. Pero kasi yung part na paano mo siya gagawin? Kasi nga, 'di ba? Sabi nga nila, ang Virgo daw ay masyadong perfectionist. Kaysa may research dyan, sasabihin na nalalabas dyan yung pag-Virgo daw perfectionist. So, minsan yan, nagkakalaban mo kasi parang nakakaisip ko din, pero gusto mo gawin mo siyang ganito, ganyan, kailang ganito, yung lagyan mo ng ganyan. Ang dami mong gusto mong gawin para maging almost perfect yung dating nung naisip mong content. So, yun yung part na medyo mahirap kasi paano mo ngayon unti-unting gagawin? Kasi ikaw ang hawak ng camera, ikaw magsasalita, ikaw mag-iisip ng ano, maghahanda ng mga bagay na ipapakita mo. So yun, kailangan, yun marami kang ano eh, marami ka kailangan ihanda para sa content na naisip mo. So yun, so medyo para sa akin, medyo yun nga, yung pag-deliver ng content, yung topic na gusto mo i-share, yan, medyo kailangan kasi yun, prepared ka talaga. So medyo mahirap din siya kasi kailangan mo rin talaga na mag-focus talaga doon. Kasi hindi naman daily vlog yung channel ko. Kung daily vlog lang siya, siguro ganun lang siya kadali. Kasi what you see... So, eto na yung pinaka-part na talaga gusto kong i-share sa inyo sa na-experience ko sa pag-YouTube. This is the best part na naranasan ko within 2 months mahigit na ang aking pag-vlogging. Ito yung dito na mawawala yung pagiging judgmental mo. Kasi gaya nga ng kwento ko kanina, diba? Na natatakot ako kasi nga sa mga magiging reaction ng mga tao. Which is, baliktad, dito mo pala makikita sa YouTube, dito mo mas mararamdaman na, alam mo yun, yung parang mahalin ka ng mga tao na hindi mo pa nakikita yung personal, na una mo pala na nami-meet. Ayan, parang nakakatuwa na may experience na meron sa yung sumusuport at tumutulong na hindi mo naman talaga kakilala. Wala kayong past memories, wala kayong hindi magkakilala, hindi pa kayo naging close. Pero dito sa YouTube, para bang tinanggap ka na agad as a family. Ang sarap ng feeling nung mga magagandang feedback na para bang appreciated talaga nila yung mga sinishare mo. Sobra po talaga nakakataba ng puso. Sobrang nakakatouch na ayun, na ang dami-dami palang mabubuting tao dito sa mundo. Especially sa mga vloggers, co-vloggers na mga na-meet ko dito sa YouTube. Yung alam mo yun, yung akala mo magkakaroon ng crab mentality dahil gusto mo na sila lang yung umangat. No! Dito ko na-experience na ang daming YouTube vloggers na tutulong sa'yo para sabay-sabay kayo na maging successful. Alam mo yun, na mula at nakakatuwa na sa kanilang mga tips, ang laki ng naitulong para sa akin. Tapos, yung alam mo yung nagkakaroon kayo ng parang bonding na kahit hindi kayo magkakasama, nagkakaintindihan kayo sa mga ginagawa nyo. Tapos, parang nagiging ano kayo, family here in YouTube. So, yun yung parang feeling ko best part na ang sarap sa feeling. Ayun. Ito yung aking may share sa inyo about my experience. Unang-una, kailangan na magkaroon ka ng yung tamang pag-iisip sa gusto mong gawin. So, if you want to be a YouTube vlogger, don't hesitate. Gawin mo na. So, hindi mo kailangan na umpisahan mo na kailangan yung mga equipments mo, yung mga gagamitin mo, yung camera mo, sobrang bongga na talaga. Actually, ang gamit ko lang is cellphone at saka itong ano, tablet or yan. Yan lang yung ginagamit ko for a while kasi sabi ko, ipatry ko lang muna. Hindi naman kailangan na bumili agad ng bongga na ganun, di ba? So yun sabi ko, kapag nag-work siya, so siguro yun yung time na unti-unti, paunti-unti, saka mo unti-unti yun yung mga gusto mong gamitin para sa pag-vlog. Pero kung kaya mo naman, kung may budget ka naman, di ba? So why not? Kung gusto mo na maganda agad yung first YouTube video, pwede rin naman na bumili ka na naman
obvious item na kailanganin mo. Pero kung wala naman, kung yun ang pumipigil sa'yo para mag-start ka ng YouTube, no, hindi mo kailangan na bumili yun. So, yun na nga, baby dolls. Yun ang aking experience sa aking more than 2 months na pag-vlogging. So, alam ko na ang iba dyan sa inyo. Marami talaga na nakaka-relate. At sa mga gusto pa mag-start, I hope na sa aking experience, maybe parang ma-encourage kayo at saka ma-inspire to start na rin ng inyong YouTube channel. Sa una po talaga, hindi ganun na huwag po tayo mag-focus sa subscribers. Mas maganda na mag-focus muna tayo sa bagay na nai-enjoy natin. Maganda po na i-share natin kung ano yung part na nagiging passion natin, kasi it follows na lang, kasi marami makaka-relate dun sa mga passion natin. Tapos yan ang magpa-follow sa atin, magsusubscribe, magkoconnect sa atin, at magugulat ka na lang na your YouTube channel is growing. At saka, ang tip ko dyan is, communicate sa mga tao na may encounter mo dito sa YouTube, communicate sa mga tao na magbibigay sa'yo ng magandang feedback, at saka kahit may bashers ka, yun, be thankful na rin para sa kanila, kasi they makes you stronger. Huwag tayong tumingin dun sa mga bad side na maaari natin may encounter, kasi marami po talagang mas maganda palang magandang experience na maranasan sa pag-start namin. So, yes! And again, gusto kong magpasalamat sa lahat-lahat ng nag-subscribe, nag-support, at saka sa nagiging part ng aking journey dito sa YouTube. Maraming salamat sa lahat na naging part ng 1,000 plus subscribers ni Stardoll Queen! Yay! Thank you, baby dolls! And may piniprepare po akong bagong video, bagong tips para sa inyo. And yeah, para sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na, like and share, and don't forget to push the notification bell para ma-update kayo kapag meron na akong bagong video. So ayan, meron ako uling nihahanda para sa inyo, kaya stay tuned and stay pretty! Bye, baby dolls!